mga maling pag-usawa, maling kuturo, maling pananaw, at mga pag-aalinlangan. My business naman. يتسابق في معاملة سامح ويطلبنا بيبيجيان لينو at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang ikaw at ang Islam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام على من اتبع الهدى. Ang pagpuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kapayapaan ay para sa ating mga kapatid na Muslim at isang magandang araw para sa mga taga-subaybay nating hindi Muslim. Ang sumunod na katanungan na natanggap natin ay ang katanungan naman ng isa sa ating mga kababayan, ano ang pinagkaiba ng Quran sa Biblia? Noong nakaraan ay nasagot natin katanungang ano ang pinagkaiba ng Muslim sa Kristiyano. At ngayon naman ay isa pa sa mga mahalagang bagay na marapat lamang na matukoy din natin sa kapakanan ng mga paglilinaw at maging paraan nawa na magabayan ng ating mga kababayan hindi Muslim tungo sa tunay na relihiyon ng Islam ay paglilinaw sa katanungang ano ba ang pinagkaiba ng Quran sa Biblia. Unang-unang tutukuyin natin inshallah ay ano ba ang pananaw muna ng mga Muslim sa Quran. Ang mga Muslim ay naniniwala unang-una na ang Quran ay gabay para sa sangkatauhan at ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, salita ng Diyos ang Panginoon na tagapaglikha. At ang Quran ay himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panghabang panahon at ito ay isang aklat na walang pagkakamali, walang pagsasalungatan at walang pag-aalinlangan sa pagiging tama nito. Ito ang pananaw ng mga Muslim ukol sa aklat na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang Biblia naman, ayon sa pananaw ng mga Muslim, ay pawang mga kabaligtaran na kung ano ang pananaw ng mga Muslim sa Quran. At ang mga sasabihin natin ito ay hindi sa kagustuhan natin na siraan ang Kristyanismo o kaya ay siraan ng Biblia, bagkos ay ito mismo ang pananaw ng iba pang mga Kristiyano na nagpapalalim sa pag-aaral ng kanilang relihiyon. Tunay na mayroong mga sekta ang nagsasabi pa nga na unang-una ang Biblia, kung iyaming sa Quran nga, ang Biblia ay sinasabi nila na hindi salita ng Diyos bagkos ito ay salita na lamang ng tao na nagkahalo-halo at natipon mula sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga panahon. At ang Biblia nga ay napakaraming mga contradictions o mga pagkakasalungatan dito. Babalikan natin ang paglalarawan ng mga Muslim sa Quran na ito nga ay nagagabay tungo sa kabutihan. At marami ang nagsasabi na maging ang Biblia ay nagagabay din tungo sa kabutihan. Subalit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang Quran na ito ay nagagabay tungo sa mas matuwid. At nagbibigay ng magandang balita sa mga nanampalataya na gumagawa ng mabubuting mga gawain na mapapasa kanila ang malaking gantimpala. Marahil ay masasabi natin na ang iba pang mga aklat, maging mga aklat na sinulat ng mga hindi Muslim tulad ng mga nobela, mga aklat na tulad ng mga aklat na naglalahat ng mga batas o moralidad ay mayroong kabutihan dito. Subalit sinabi ni Allah na tunay na ang Quran na ito ay nagagabay tungo sa pinakamatuwid. Pinakamatuwid sa mga antas o batayang moral, pinakamatuwid sa lahat ng bagay. At ano pa nga ba ang magiging pinakamatuwid pagdating sa moralidad? Kundi yung moralidad na itinalaga sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yung moralidad na nagbabago-bago, depende sa ating sitwasyon, depende sa ating kinalalagyan, depende sa ating lipunan, depende sa antas natin sa society na kinabibilangan natin. At ano pa nga ba ang pinakamatuwid sa lahat ng kabutihan
liban pa doon sa pagiging matuwid natin, hindi lamang sa kapwa natin tao, pagiging matuwid natin sa Panginoon na may likha sa atin, si Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay nga na ang Quran nito ay nagbibigay ng mabuting balita para doon sa mga nananampalataya na gumagawa ng kabutihan. Ng Quran, isang pinagkaiba nga nito sa Biblia ay naghihimok ang Quran na gumawa tayo ng kabutihan. At hindi katulad ng Biblia na sa marami sa mga pagkakataon na nagtuturo ito ng mga katuruan na hindi lubusang nauunawaan ng mga tao. Mga katuruan na minsan ay kakatwa at mga katuruan nga na naisasama sa aklat na ito dahil nga ito ay nasasamahan ng salita ng mga tao na siya namang taliwas sa sitwasyon ng Quran. Ang mga Muslim ay naninindigan na ang Quran ay salita ng Diyos, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ihahambing natin na bagaman ang mga Muslim ay naniniwala na isa sa mga haligi ng paniniwala o pananampalataya ng mga Muslim ay paniniwala sa mga aklat o mga kasulatan, ay naniniwala ang mga Muslim na oo, binigyan si Abraham ng kalatas, binigyan si Moses ng Torah, binigyan si David ng Zabur o ng Salmo, o binigyan si Jesus ng Injil o tinatawag nilang Ebanghelyo, subalit hindi na ito ang mga kasulatan na meron ngayon sa Biblia. Kaya hindi natin masasabi na ang Biblia na meron tayo sa panahon ngayon ay ang parehong Biblia na, o parehong mga kasulatan na meron ng mga propeta. Kaya hindi natin masasabi na ang mga Biblia ngayon na meron ngayon, ang lumang tipan at ang bagong tipan ay mga salita ng Diyos, mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Na kung kayo ay nagdududa na ang Quran na ito ay mula nga kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagdududa kayo sa kung ano pa mang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga Muslim ukol sa Quran, ay maglabas kayo ng isang sura na katulad ng isang sura na meron sa Quran. Isang sura na mangangahulugang isang kabanata na meron sa Quran. At ang hamon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Mula pa noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 years na ang nakakalipas. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong nito, Wadu'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. At tawagin ninyo ang mga tagatulong ninyo liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay mga makatotohanan sa inyong mga sinasabi. Na ang Quran nga ay hindi salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara. At kung hindi ninyo ito magagawa at hinding-hindi ninyo ito magagawa ay katakutan ninyo ang apoy ng impyerno na kung saan ay panggatong dito ang mga tao at mga bato o iddat lil kafirin na inihanda para sa mga hindi nananampalataya. Ang katotohanan ng Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatutunayan ni Allah sa pamagitan ng sinabi niya na ito sa hamon niya sa mga kababayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Arabo at sa buong mundo sa pangkalahatan ay patunay na ito nga ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hanggang sa ngayon ay wala pang nakakatugon sa hamon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na maglabas ang tao ng kahit isang kabanata na kasing ganda, na kasing husay ng pagkakasulat pagdating sa mga hangganan o mga batayang pampanitikan na tulad na meron ng Quran. Sinasabi ng mga scholar na kung ganito lamang kasimple ang hamon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, ang lumikha lamang sila ng isang tula o lumikha lamang sila ng isang akdang pampanitikan na kasing ganda ng akda na meron sa Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na yon upang masabi nila na ito nga ang hamon na ito ay kanilang ang napaglabanan o kanilang natugunan. Subalit, bakit ang mga Arabo noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nangahas, hindi nagtangka na tugunan o sagutin ang hamon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ay gumamit pa sila ng dahas. Sila ay nakipaglaban, sila ay nakipagdigmaan, sila ay nakipagpatayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga disipulo kung ganito lamang ang gusto ni Allah na mangyari. Ginawa nila ang lahat ng yaon dahil alam nilang hindi nila kaya. Alam nila
silang mga Arabo, silang magagaling sa panitikan, alam nila na hindi nila kayang tapatan ang Quran at hindi nila kayang pasinungalingan na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ito ay umabot, ang kanilang kufur, ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay umabot sa pakikipagpatayan nila sa mga Muslim. Samantalang napakasimple ng hamon ni Allah, ang maglabas sila, maglahad sila ng kahit isang kabanata lamang na kasingganda ng isang kabanata sa Quran, na ang pinakamaiksing kabanata dito ay 10 salita lamang. Isa pa sa mga pinaniniwalaan ng mga Muslim na siya namang masabi nating pinagkaiba ng Biblia sa Quran ay naniniwala mga Muslim na ang Quran ay himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang ito basta-bastang himala. Ito ay himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panghabang panahon. Dahil ang lahat ng mga propeta, sina Jesus, sina Moses, pawang sila ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala upang patunayan na sila ay tunay ng mga propeta. Hindi upang sambahin sila ng mga tao. Si Jesus ay bumuhay ng patay dahil sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpagaling na may sakit dahil sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din si Moses na humati ng dagat. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapatunayan na siya ay totoong propeta ay binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala. At kabilang dito ang pagpapakain ng maraming tao sa pamamagitan ng konting pagkain, katulad lamang din ng himala ni Jesus, subalit ang pinakadakila sa kanyang himala na hanggang ngayon ay nasasaksihan natin ngayon, hindi katulad ng iba pang mga himala na hindi na natin nasasaksihan ngayon, tulad ng tao na binuhay ni Jesus, hindi na natin siya nakikita ngayon, hindi na natin siya kasama ngayon. Subalit ang Quran ay nananatili sa panahon natin ngayon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Tunay na ibinaba namin ang Quran at tunay na ito iingatan namin mula sa mga pagbabago. Mga kababayan, ang Quran mula noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon ay parehong Quran. Walang nadagdag ni tuldok ni isang letra o kung ano paman. Ang Quran sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe at sa buong mundo ay pare-parehong iisang Quran at walang pagkakaiba-iba sa mga ito. Maari may iba't ibang mga translations, subalit ang original na Arabic na Quran ay parehong pareho. Hindi ito katulad ng Biblia na hindi nga magkasundo ang mga Kristiyano. Alibang tunay na version ng Biblia, ano ang original na version ng Biblia. At ang mga Kristiyano sa iba't ibang mga sekta, may kanya-kanya silang version ng Biblia. At ito ang isang malaking pagkakaiba ng Quran sa Biblia nga kung ipaghahambing natin ang dalawang ito. At isa pang mababanggit natin na pinagkaiba ng Quran sa Biblia, ang Quran ay walang mga salungatan dito. Hindi katulad ng Biblia, sinasabi ng mga ibang mga sekta ng Kristiyanismo, meron daw di umanong rito 50,000 contradictions, sa Quran ay wala. Sinabi ni Allah, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hindi ba nag-iisip ang mga tao na kung ang Quran ay galing sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na makakatagpo sila rito ng mga pagkakasalungatan. At ito nga ang nangyayari sa Biblia. Napakarami nitong pagkakasalungatan dahil ito ay pawang salita ng tao na hindi katulad ng Quran. Na bagaman maraming tao ang naninira sa Quran at nagbabanggit ng mga contradictions di umano sa Quran, ito ay madaling napapasinungalingan ng mga scholar ng Islam at ng Quran mismo dahil nga ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at natural lamang na walang pagkakasalungatan dito dahil ang Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalikal kitabu la rayba fi. Ito ang aklat na walang pagdududa. At ito nga ang maiksi nating pagtalakay sa pinagkaiba ng Quran, salita ng Diyos, Quran na walang pagkakasalungatan dito, Quran na himala na panghabang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Quran na nagagabay tungo sa kung ano ang pinakamatuwid. Kung iahambing nga doon sa Biblia na siyang kasulatan na pinaniniwalaan di umano ng mga Kristiyano. Kaya inaanyayahan po namin kayo bilang mga kababayan ninyong mga Muslim na maging mapanuri po kayo pagdating sa relihiyon at huwag ninyong babaliwalain ang mga usaping may kinalaman sa relihiyon at ipagpatuloy ninyo ang pagsubaybay
sa programang ito, ikaw at ang Islam. At maraming salamat at magandang araw sa lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.